Tuloy-tuloy ang pag-usbong ng mga community pantry sa mga probinsya. Ang ilan namang dumayo sa orihinal na maginhawa community pantry, tinikitan dahil lumabag sa curfew. May report si Tina Panganiban Perez. Ang lalaking ito ang unang pumila ngayong Lunes sa Maginhawa Community Pantry. Sa bagong lugar nito, sa labas ng Barangay Hall ng Barangay Teachers Village East sa Quezon City. Alauna pa lang na madaling araw, nandoon na siya. Pero dahil labag ito sa MECQ curfew na 8 p.m. to 5 a.m., imbis na ayuda, ordinance violation receipt ang nakuha niya. Ganon din ang ibang lumabag sa curfew. Nawala ng trabaho yung mga anak ko eh. Sa dami ng tao, umabot ang pila ng ilang kilometro hanggang Filcoa. Lahat po ng pamilya ko rito na maaga ay naisiwano namin ng OBR o Ordinance Violation Receipt. Kahit na ho curfew, tinikitan ho sila, ganun pa rin ho. Tapos titikitan ho, bigla hong lumusob sila, mga magpa-5 na ho. Hindi na ho nakaya ho ng mga task force disiplina ho. Kamakailan naglabas ang Quezon City Local Government ng guidelines para sa mga community pantry. Kasama rito na bawal makialam ang mga law enforcer, pwera na lang kung may paglabag sa health and safety protocols para maiwasan ang dagsa ng mga tao nag-cut-off ng tanghali sa pila. Ang law lang ito, lumabag din sa curfew ng pumila ng 4 a.m. Malaking tulong po sa amin to, maski kaunti lang makuha. Kasi may alaga akong 3 bata na iwanan nung anak ko namatay. Si Lolo Henner naman, na taga Barangay UP Campus, pumipila sa iba't ibang pantry. Nung kinato po, umalis na kami, pumunta kami sa kabila, pilahan. Nakapila naman ako, eh, sabi meron daw ulit. Kaya bumalik ako. Kayo po, kaya kailangan araw-araw eh. Araw-araw pa nga kailangan eh. Ang pila naman sa matapang community pantry, lumiko na sa Matatag Street. Pero matyaga naman naghintay ang mga umaasa ng libreng pagkain. May mga nakabantay rin para siguruhing nasusunod ang guidelines at anti-COVID protocols. Kailangan talaga nating gawan ng paraan ito para maging maayos. So si Secretary Anyo po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga organizers sa community pantry na makipag-ugnayan sa mga barangay. Dahil hindi po talaga kakayanin ng mga organizers ang pagpapatakbo ng isang pantry, especially kung dumagsana ang mga tao. Puno ng DILG, maraming senior citizen ang pumipila sa mga community pantry. Ang una po talaga is sa ating mga bahay na mismo, yung ating mga seniors, tayo na po magpaliwanag sa kanila kung bakit hindi sila kailangan lumabas. I think we have to go back again to the essence of what a community pantry is, that it is for the community and it is not for people outside of the community. Patuloy naman ang pagsulpot ng iba pang community pantry sa bansa. Sa Bulacan, mismong mga nangangailangan ang pinupuntahan ng kanilang Bulacan Food Drive. Nagmistulang palengke naman ang community pantry sa Barangay Iba sa Hagonoy. Sa Calamba, Laguna, sakto sa tag-init, ang pamatid uhaw at all-natural na pakwan. Sa hiwalay na pantry ng lungsod, ang mga nakapila pa lang, inaabutan na ng libreng merienda. Sa halip naman na pantry, plantry and pharmacy ang itinayo sa loob ng UP Los Baños. Bukod sa mga gulay, bigas at fresh milk, may libre ring mga halaman para sa mga plantita. Samot-saring gulay rin ang ipinamimigay ng mga pulis sa Benguet. Ganyan din ang tema ng community pantry sa Pasakaw, Camarines Sur. Maayos ang pila ng mga residente at napanatili rin ang social distancing. Tina Panganiban Perez, GMA News.